Hello everyone, welcome back to my channel, Ni Destiny. Kung bago ka pa lang sa aking channel, please subscribe and please hit the notification bell. So today, wala tayong reaction o komento sa anumang video ang aking napapanood. Kung hindi, bibigyan natin ng kasagutan ang mga ilan na nagtatanong kung ano na nga bang nangyari sa kaso ni Francis Leo Marcos. So, hindi ako yung magbibigay ng sagot, syempre, dahil wala naman akong alam. Kung hindi, ipapaubaya natin sa tunay nakakaalam. Ayan, at panoodin nyo ang video mula kay, or voice record, mula kay Vic Lorenzo, ayun, ang chief of staff ng NBI. Hello po, sir. Hello? Hello, sir. Hello, sir. Ma'am. Yes po. Ma'am. Magandang umaga po. Good morning. Ayan. Sir, bago po tayo magsimula, sir, nabasa niyo na po ba yung ano ko, yung mga pinasa ko po sa inyong katanungan? Nabasa ko naman. Marami po kasi sir, ano, marami pong ano, eto, umpisa na po natin. Marami po kasi nga gusto pong makibalita na mga tao po na sumusuporta kay Norman Mangusin at pati na rin po sa mga dati po niyang kakampi na ano po ba ang balita dun sa kaso ni, ano ngayon, ni Norman? Kasi po marami po nagsasabi, nakalaya na daw po, na nasa bahay na daw po. Hindi ako lang makapag-ano dun sa details ng kaso niya kasi nasa korte niya. Opo. Kasi meron kasing judge sa judicial rule. Opo. Kaya lang, ang ito lang masasabi ko sa kanya, nakakulong pa rin siya, nagta-trial yung mga kaso na tinampas sa kanya, at nandun pa rin siya sa kulungan kasi no bail yung kaso niya dun sa Manila. Yun. Kasi madami kasing nang papalita, madami sa YouTube na lumalabas na nakalabas na siya, lalabas na yung Akila, lalabas nakalabas na. Tinanong isang taon pa yun eh. Opo. At sinasabing lalabas. Pero hanggang ngayon, nandun pa rin siya sa kulungan. Oh, yun. Okay po. At least yun po malinaw po kasi yun nga po marami po nagpapakalat na lumaya na daw. Kahit po sa live ko, meron po mga nagko-comment na yun nga po, lumaya na nga daw po. Sir, yung pong sa kaso po niyang, ano, meron po kasing mga lumabas na audio recording. Eh, totoo po ba yung meron po siyang kasong tungkol sa drugs at sa rape po? Yan, kailangan ko i-verify. Hindi ko wala kasi sa akin yung full records, yung full folder ng kaso ni Norman Mangusin. Kaya hindi ako ang agent on case kasi ako ang head ng cybercrime division. Yung mga details na yan, Mac, hindi ko kabisado sa dami okay. Din ng kaso ngayon. Okay po. Pero alam ko lang, madami talaga siyang kaso kasi may mga pinirmahan ako sa iba-ibang korte na nagbe-verify kami noon nung inuli namin siya. Okay po. May mga lumabas po na audio recording. Aware po ba kayo doon na papakinggan niyo po ba 'yon o na ano niyo na po nakarating na po sa inyong ano kaalaman? May mga nabalitaan ako, may mga nagte-text sa akin, pero hindi ko pinakikinggan. Medyo peace kasi talaga dito, Ma. Ang daming mga cybercrime cases kasi ngayon. Oh, yun nga po. Ano tungkol ba sa yung audio recording? Ito nga po, sir, ayon po sa mga audio recording, ilan beses po nabanggit ni Norman at yung si Sekiyama niya na planted daw po ang mga kaso ni Norman at trinabaho lang daw po ito kahit na noong 2006 pa ang mga kaso niya. Ano po ba masasabi niyo dito? The law, arms of the law will one day catch up with you. May kasabihan tayong ganyan, di ba? Okay. Kasi hindi naman ibig sabihin na commit ka ng krimen noon, tapos nagtago ka, hindi ka mahuhuli. Okay. Pagka may pagkakataon kayo si serve yung mga warrant of arrest sa mga ibang tao, talagang isi-serve. Kasi di ba may tendency pagka nakakommit ka ng crime, yung mga ibang tao nagtatago, tumatakas, tapos it will take a long time bago sila mahuli. Pero hindi naman ibig sabihin na planting. Kasi naman, hindi naman namin siya iniimbestigahan noong 2006, di ba? Opo. Nalaman na lang naman namin siya doon, nag-formal request sa amin, nag-formal request yung isang subdivision. Yung mga ganun lang naman eh, kasi part lang ng investigation yun. To conduct a record check doon sa mga taong iniimbestigahan mo. Oo. Madami nga kami nalaman sa kanya. Oo, okay po. So, bali po pala yung paglabas po niya na nagmayaman challenge siya po no, na tumutulong, yun po ang talagang nakatrigger kaya po siya napunta ngayon doon sa BJMP.
hindi ano eh, hindi lang yun eh. Unang-unang hindi namin alam yung mga mayama-yama challenges na yan. Kasi nga sabi ko sa iyo, Mac, medyo busy talaga ang cybercrime. Sa social media, hindi kami masyado mag-monitor. Especially sa mga bagay-bagay na hindi naman yung mga bagong internet, tapos yung mga scam, yan lang ang minomonitor namin eh. Pero yan kasi, di ba, nasabi ko na rin sa interview sa ibang media na nag-record check lang kami kay Norman Mangusin dahil may formal complaint siya sa NPI. At may formal complaint din sa amin yung subdivision na kung saan siya supposedly nakatira na hindi naman pala siya taga doon. Opo, yun nga po, na balitaan nga din po namin na hindi na po siya nagpatuloy na tumira doon at hinakot na nga po yung gamit niya. Sir, kasi po sa tagal po ng mga nung pong kami pa ay mga kami pong 14 ay vlogger pa po doon kay FLM o Norman Mangusin, meron po bang ano, kasi po nung time po na yun talagang nakita po namin kung paano kayo siniraan o binanatan nitong mag-amo na ito. Meron po ba kayong naisip nyo man lang po ba minsan na kasuhan po sila ng paninirang puri sa inyo? Ma'am, kasi part na ng trabaho namin yan eh. Mm-hmm. Kahit naman na anong sabihin mo sa amin, kung hindi naman totoo, walang effect yun sa amin at walang effect yun sa family. Kasi alam, kilala naman ako ng pamilya ko, kilala. So ayan na nga po, nabigyan na ng kasagutan ng ating Chief of NBI na si Vic Lorenzo ang bawat katanungan kay Francis Leo Marcos or Norman Mangusin kung siya ba ay nakalaya na. So hanggang dito na lamang po at maraming salamat ulit sa mga sumusuporta ng aking channel at keep safe always po. God bless you always. Happy, happy lang. Mabuhay and have a good night. Have a good day. Bye!